Magandang araw. Nagbabalik muli ang inyong Jessic, Pinoy, and Pasek. Ipagpaman ninyo kung medyo natagalan ang pag-upload ko ng video gawa ng return to office work at sa aking IT consulting and other activities kabilang ang cybersecurity investigator, forensic, IT training at BPT plus nagkasakit ako at na-hospital. So, pasensya na sa delayed update ng ating channel. Gayunpaman, sa video na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang computer. Dahil mahalaga na mauunawaan natin ang loob at labas ng computer, lalo na sa IT at sa mga cybersecurity practitioner dahil ito ang target ng mga attacker to gain access at ito rin ang madalas na tinutroubleshoot ng mga IT every time they encounter issues. Ano ang nagagawa ng computer sa kasalukuyang panahon? Ang computer ay ginagamit sa mga critical na infrastruktura kabilang ang pagkontrolar at pagmonitor ng power energy, water supply, gayon din sa ating mga hospitals at ng mga government at pribadong kumpanya. Pati na rin sa pag-aaral, lalo na't kalimitan ay naka-online learning, gayon din sa mga nahihiligang laro ng online games. Ang computer ay ginagamit rin sa seaport at airport para sa pag-manage ng mga lumalapag at lumilipad na eroplano o kaya sa mga dumadaong at naglalayag na barko. At kahit ang eroplano at barko man din ay may sariling computer unit para sa navigations, hydraulic controls at sa gauges para ito ay mamonitor. At kahit sa mga space explorations, ang mga space shuttles ay may sariling computer unit. So ang computer ay hindi lamang ginagamit sa opisina o sa bahay. Ang computer ay may malaking ambag sa technology evolution para mas mapadali ang development ng teknolohiya. So mahalaga na ating maunawaan kung ano nga ba ang computer at ano ang meron nito. Pero bago yan, may iba't ibang klase o uri ng mga computer units kabilang ang mga sumusunod na hindi lamang PC o personal computer, pati na rin ang laptop, computer servers, tablets, iPads, mobile phones, smartwatch, IoT or Internet of Things na kabilang ang home automations. Ano ang bumubuo ng computer unit bilang isang system? Ang computer ay binubuo ng dalawa, ang software at ang hardware. Magiging useless ang computer unit kung wala ang isa sa mga ito. Ang software ay nagsisilbing interpreter o interface kung tawagin. Ang software ay binubuo ng set of logic codes para mauunawaan ng hardware kung anong instructions na ibinibigay ng tao o makapag-interact ang tao sa computer machines. Kabilang sa mga software ay ang operating system such as Windows OS, Office applications, Adobe at marami pang ibang software. Ang hardware ay ang mga physical na siyang makikita sa computer unit. Ito ay binubuo ng computer case kung saan siyang nagpoprotekta ng hardware against sa mga alikabok na maaari makasira ng computer unit. Sa computer case, makikita ang power button, reset button at ibang pang mga ports kagaya ng USB, power supply o PSU. Ito ay nagsusupply ng kuryente from wall outlet of 110 volts or 220 volts para sa desired na supply ng computer which is 12 volts, 5 volts, 3 volts underground. Ang mga kable o wires ay binubuo ng 20 o 24 pins na ATX. Merong P4 pins, SATA cable, PCIe cable, auxiliary, video power at Molex. Motherboard, ito ang pinaka-printed circuitry ng computer unit na kung saan dito nakakabit ang lahat ng mga hardware peripherals ng isang computer. Kung saan makikita rin natin ang CPU socket. Ang CPU socket, ito ang slot kung saan ang Central Processing Unit chip ay nakakabit o microprocessor kung tawagin. Sa socket na ito, pwedeng magpalit ng microprocessor nang hindi na kailangan gumagamit ng soldering iron. Ito ay may mechanical para malak at masiguradong hindi gagalaw ang microprocessor chip. Sa mga pins ay dumadaloy ang supply ng kuryente back and forth sa printed circuit board o motherboard papunta sa microprocessor para naman sa processing ng data instruction sets. Ang kalimitang socket na makikita natin sa computer unit ay LGE or land grid array sockets at ang PGE or pin grid array socket.
Microprocessor o CPU. Ito ay chip o integrated circuit na nagpe-perform ng arithmetic at logic operations at nag-control ng circuitry para magawa ang functions ng computer. Kaya ito ay tinatawag na central processing unit o kalimitang tinatawag brain of the computer. The higher base frequency, mas mabilis ang pagproseso ng logical operations. Ang cache ay internal memory na embedded ng CPU para i-store ang data o instruction ng software o applications na madalas na ginagamit. Ito ay nakakatulong sa overall speed ng processor para makuha ang data kaagad kaysa nakastore sa random access memory o RAM memory. Tingnan ang tables para sa pagpili ng processor. Maiging tingnan rin ang specs ng inyong motherboard dahil may iba't ibang specs ng processor na magfi-fit sa iyong CPU socket na nasa motherboard. Chipset. Ang chipset ay makikita bilang parte ng motherboard at ito ay may dalawang integrated chip na kalimitang tinatawag na bridge, ang North at ang South Bridge. Ang chip na ito ay nagbibigay control at nagre-relay ng communications between ng CPU at sa ibang storage at expansions ng computer device. North Bridge, ang main function ay ang pag-manage ng communications between Central Processing Unit or CPU at ng Memory Control Hub or MCH. It communicates faster to the CPU through a bus. South Bridge, ito ay chipset architecture na siya namang nagko-control ng Peripheral Component Interconnect or tinatawag na PCI at ng USB at sa ibang I/O functions. Though, sa mga makabagong motherboard, isang chipset na lang ang madalas nating nakikita dahil ang chipset na malapit sa microprocessor ay naka-integrate na mismo sa microprocessor or sa CPU para mas mapadali at ma-improve ang performance ng pagpaprocess ng data. BIOS or Basic Input Output System. Ito ay chip na makikita at parte ng motherboard na siyang nagmamanage ng most basic instructions para ang computer ay gumagana ng maayos mula sa booting hanggang sa operating system ng user interface. At ang BIOS na ito ay pinapagana ng CMOS battery para pagpapanatili ng firmware configurations ng BIOS. Sa makabagong motherboard, kalimitang nakikita natin ay UEFI or Unified Extensible Firmware Interface. Ito ay makikita sa mga bagong release na computers na siyang pumapalit sa BIOS interface. Ang advantage ng UEFI, meron siyang better security kung saan pinoprotektahan ang computer mula pre-startup boot against boot kit attacks, faster startup times in resuming from hibernations, and it support drive larger than 2 terabytes. So as well, it support modern 64-bit firmware device drivers that the system can use to address more than 17.2 billion of gigabyte of memory during startup. Memory or Random Access Memory or tinatawag na RAM. Ito ay chipset na temporary na nag-store ng data para mapadali at ma-enhance ang performance ng computer habang ito ay tumatakbo o naka-power on. Ang memory ay siyang nagsisilbing lalagyan ng mga active programs at ang mga data na tumatakbo at pinoproseso at nang sa gayon ay hindi mahihirapan ang microprocessor sa pagkuha ulit kung sakali mang kinakailangan, rather than kukunin pa sa hard drive o sa storage, which is magtatagal ang proseso. Kung ang computer ay naka-shutdown ang lahat ng data na nasa RAM, ay ibabalik niya sa permanent storage o sa hard drive. The more gigabyte of RAM, the more temporary data can hold. Kaya isa ang memory na kalimitang ina-upgrade para mapa-improve ang speed and performance ng computer. At may dalawang klase ito. Ito ay ang DIMM na kalimitang ginagamit ng computers at servers at ang SODIMM na makikita sa mga laptops. Tingnan ang tables para sa inyong batayan sa pagpili ng memory. Tingnan mo rin ang specifications ng inyong motherboard para sa compatibility ng memory na maaaring magpifit sa inyong motherboard dahil halos walang pinagkaiba sa physical na anyo except lang sa pumapagitang butas ng memory. Ang memory ay merong dalawang klase, ang EEC at non-EEC.
Ang EEC o Error Correction Code kung saan ang memory module ay makakadetect kung anong mang errors at mai-correct ang mga ito. Ang EEC modules ay may kamahalan at may kabagalan pagdating sa data processing. Gawa ng error corrections, hindi kagaya ng non-EEC, ang EEC module ay kalimitang ginagamit sa mga server machines. Questions. Ang server machine ba ay pwedeng gumagamit ng non-EEC sa kanyang memory instead na EEC module? Magbigay ng komento sa ibaba ng video. Nais kong malaman ang inyong reaction. Video cards or display cards. Kalimitan ang mga motherboard ay merong onboard na graphics card kung saan para sa output display. Ang built-in video card ng motherboard, so far okay naman ang display para sa browsing ng web, emailing o word processing, at panonood ng video o movie. Ngunit kung maglalaro ka ng mga games or video editing, kailangan mong gumamit ng hiwalay na video graphics card para hindi masira ang performance ng computer. Dahil ang video cards ay may sarili itong GPU na nagpo-focus ng display processing instead na nasa microprocessor o sa CPU, kaya kalimitan ng video card ay sinusuportahan ng heatsink para ilabas ang init ng chips habang ito ay ginagamit. Ang video graphic cards ay kalimitang pinaplug sa expansion slot ng motherboard at may dalawang klaseng graphics o video cards, ang PCIe Express at ang AGP. Ang AGP is Accelerated Graphics Port, is an standard o lumang teknolohiya na kalimitang VGA port ang sinusuportahan, habang ang Peripheral Component Interconnect Express or PCIe ay ang makabagong teknolohiya ng graphics card. Pagdating sa speed, mas mabilis ito ng 4 times na basis kaysa AGP. At marami itong display port na sinusuportahan, kabilang ang HDMI, DVI at VGA para sa multiple screen display. Storage. Ito ay ang permanente na lalagyan ng data o information, kabilang ang files, documents, folders, programs, configurations at marami pang digital data. May dalawang klase ang storage drive, ang HDD at ang SSD. Ang HDD or hard disk drive, ito ay ang drum-like spinning magnetic disk o platter kung tawagin, at may arm at heads sa dulo para siyang magre-read at mag-write sa mga data sa disk. Pagdating sa performance, pinagbabasihan ang round per minute or RPM ng disk at ang capacity nito. Merong dalawang klaseng HDD, ang 12.5 inches at ang 3.5 inches. Ang 2.5 inches ay kalimitang ginagamit na storage disk ng mga laptops, at may speed ito ay nasa 7,200 RPM na madalas makikita sa mga PC at ng mga laptops, bagamat up to 15,000 RPM lalo na't sa SAS drive o serial attached SCSI. At may disk capacity ito na up to 6 TB, do sa market ay merong 20 TB. Merong dalawang klaseng HDD, ang 2.5 inches at ang 3.5 inches. Ang 2.5 inches ay kalimitang ginagamit sa storage ng mga laptops o kaya sa server, habang ang 3.5 inches ay sa PC, bagamat pwede rin ang 2.5 inches. Solid state drive or SSD, gaya ng HDD, ito ay nag-store ng data information, ngunit ito ay nakastored sa isang integrated circuit or IC, bagamat magkaiba sila ng size at performance, kung saan kalimitang ito ay 2.5 inches ang size. At dahil walang mechanical na ginagamit, mas mabilis ang SSD kaysa HDD. Speed comparison ng SSD ay umaabot ng 150 MB per seconds, habang ang HDD ay 30 per seconds. Ang M.2 SSD ay mas mabilis kaysa SSD, gawa ng ito ay nakakabit directly sa motherboard kung saan walang resistance mula sa SATA cable wire. IOPS ay ang basihan kung gaano kabilis mag-process ang drives sa I/O request. Base sa graph, ang SSD ay mahigit 3,000 up to 9,417 IOPS to write at mahigit 30,000 to 32,933 IOPS to read the data files. Kaya lamang ang SSD kaysa HDD. Kaya SSD rin ang madalas na isa sa mga ina-upgrade para mapa-improve ang performance ng computer, lalo na sa mga graphic artist, video editor, although may kamahalan ang mga ito.
Do meron ng abot kaya kagaya ng 120 GB na hindi naabot ng 1,000 sa Shopee at sa Lazada. But the higher the capacity, the higher the price is. External drive ay maaari magamit as expansion ng storage o kaya portable backup data device pag naikabit sa computer at ginagamitan ito ng 2.0 or 3.0 USB port. The more capacity the disk is, the more data information can be stored. Kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag magatubiling mag-like, mag-share at para sa inyong mga katanungan, komento o mensahe, mag-iwan lang sa ibaba ng video para aking masagot sa susunod na video. At kung meron kayong IT o cybersecurity concerns, mag-email lang sa gsec.ph@gmail.com. I-try kong masagot ang inyong mga concerns sa abot ng aking makakaya. As always, stay safe, stay secured at maraming salamat and God bless.